na po ang lahat. Sa kanyang taasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kanyang taasan, siya'y papurihan, ngayon at magkakailanman. Tumawi ang dahilan lahat ng naroon. Tumawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magkakalaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay nagagalak sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin bilang mga anak ng Ama. Sa ating pasasalamat, patuloy nating itaas ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat, kilalanin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisalob nawa namin palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at papahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang itinalangin na buwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ng isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo.
ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa iyong handog na insenso. Ariing paggabing handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinton, nyaring pananalig. Ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa iyong handog na insenso. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya ang mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin sapagkat ang mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan niyo. Ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Father. Alam niyo po, noong unang panahon ng Jewish time o sa para sa mga Hudyo, ang ginagawa po nila ay dinadala po ng mga magulang o ng nanay ang mga bata sa rabbi. At ang hinihiling po nila ay ipatong ng rabbi o ng guro ang kanilang mga kamay tanda na sila ay pagpapalain. Noong panahon pong yun ay kilalang kilala si Jesus. Kaya naman, ang mga magulang ay kinuha po ang oportunidad na makalapit kay Jesus. Hila-hila nila ang kanilang mga anak at humihingi ng pagkakataon na maipatong ni Jesus ang kanyang kamay sa kanilang mga anak upang humingi ng pagpapala. Parang naingayan po yung mga apostol at hindi po nila natanggap na talagang pinagkakaguluhan si Jesus. Kaya naman,
Ang ginawa po nila, pinigil po nila ang mga bata. Kaya nung makita po ni Jesus ito, ang ginawa niya, pinagsabihan niya po ang mga apostol na huwag gawin ito. Hayaang lumapit ang mga bata sa kanya. Parang sa atin, kapag tinitignan po natin ang buhay natin, lalo na tayo pong mga mananampalataya, isa po sa napakagandang hamon para sa atin ay ilapit ang mga bata sa ating Panginoon. Kunin po natin ang mga oportunidad. Halimbawa po, kapag kayo po'y bibisit o bibisita sa simbahan, kahit dito po sa Quiapo, magkaroon po tayo ng effort na dalhin din ang ating mga anak upang humingi ng pagpapala sa Diyos. At para po sa ating mga magulang, isa pong napakagandang tradisyon ang muli nating ibalik. Sa atin po, kilalang kilala po tayong mga Pilipino, yung tinatawag po nating mano po. Ito po'y isang pagkakataon para maibigay po natin ang pagpapalang tinanggap natin. Kaya kung halimbawa kayo po'y galing ng simbahan, take the opportunity. Hayaan nyo pong maramdaman ng mga bata na kailangan nila na sila ay pagpalain at ito ay pagpapalang magmumula sa Diyos. Kaya naman, binibigyan po natin sila ng kamalayan na ang pangangailangan ng bawat isa sa atin ay ang pagkilala natin sa Diyos. Kapag tinignan po natin ang isang bata, hiniling tulad po ni Jesus, kung ikaw ay hindi magiging tulad ng isang bata, hindi ka makapapasok sa paghahari ng Diyos. Bakit po? Babalik at babalik po tayo. Ano ba yung katangian ng mga bata? Ano ba yung kanilang ugali? Ano yung kanilang kakanyahan na dapat po nating angkinin? Tayo po kasi kapag halimbawang may kagalit tayo, tayong mga matatanda, tanim mo ito, hindi kita mapapatawad. Pero kapag tinignan niyo po ang isang bata, kapag may kaaway, pinukpok nga rito, nakita niyo dumudugo. Pero maya-maya lang po, magkalaro na naman sila. Hindi po sila nagtatanim ng sama ng loob, bagkus naroon po lagi ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagmamahal. At sa mga bata, nariyan po yung tinatawag po nating pagiging obedient, yung sumusunod kahit hindi po nila nauunawaan kung ano ang kanilang ipagpagawa sa kanila. Para sa atin, kailangang maipaliwanag. Ngunit pagdating po natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, minsan may pinagagawa po sa atin na hindi natin alam. Ngunit sa pagkakataon pong ito, kailangan nating isurrender ang ating sarili sa Diyos at tanggapin na laam niya at alam niya kung ano ang naisin niyang ipagawa sa atin. Narayan, sabi natin, obedient, trusting, nandyan ang pag-ibig. Kaya ang mga bata, ang dali po nating mahalin. Tignan po natin ang mga bata kahit sa bahay po, di ba? Ang mga tahanang walang bata, kadalasan ang mga nakatira masusungit. Pero kapag may bata, ay makita nyo po, talagang alive na alive ang bawat isa. Nag-iisip kung ano ang pwedeng maibigay at maipaligaya at nang sa gayon maging maligaya ang bata. Kasi meron tayong sentro at yan ang ating mga bata o ang ating mga anak. Nandiyon po yung kanyang pagiging inosente. Nandoon ang kanyang pagiging loyal. Mga bagay-bagay na kakanyahan ng isang bata ang siyang sinasabi ni Jesus na dapat nating angkinin. Ang mga bata walang pinagmamalaki. Nandun po yung kanilang pagiging humble sa kanilang sarili. Kaya naman, ang wika po sa atin ng Panginoon, hanggat hindi ka nagiging tulad ng isang bata, hindi ka makapapasok sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, halina po gawin po natin, ito po'y isang napakagandang pag-aanyaya. Ito po'y isang napakagandang reminder and yet radical reminder to all of us.
Nahayaan po natin na ang pag-uugali ng isang bata, mapagmahal, mapagtiwala, loyal, innocence, at nandoon po ang pagiging masunurin. Hayaan po nating angkinin ang mga bagay na ito. Hayaan po nating maging mababa po tayo ng ambiyaya ng Diyos ang siyang mangibabaw. Kaya sa araw pong ito, napakaganda po ng ating ebanghelyo. Sa pagiging bata, makapapasok tayo sa paghahari ng Diyos. Ngunit, upang maging ganap ang mga bagay na ito, kailangan po nating to get rid of our personal interest. Bakit? Kasi mawawalan ng saysay at mawawalan ng lugar ang Diyos sa ating buhay. Kung ang iniisip lang natin, sarili natin, kung ang gusto lang natin, ang dapat masunod at dapat kilalanin tayo, ito po'y laging opposite ng pagiging isang bata. Dapat ako lagi ang kilala, dapat ako lagi ang mataas. Kaya ngayon, sa araw pong ito, isang napakagandang paalala mula sa atin, para sa atin, ang kilalanin ng Diyos na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay bata sa harapan ng Diyos, nang sa gayon makapasok tayo sa paghahari ng Diyos. Alam niyo po, sabi po ni Saint Aloysius, ang bagay na ito, mas makabubuting maging isang bata ako sa harapan ng Diyos kaysa sa maging hari ng sanlibutan. Sa araw pong ito, ipanalangin natin na hari nawa, ipagkaloob ng Diyos sa atin ang katangian ng isang bata nang patuloy natin siyang mahalin at ipagkaloob ang ating sarili sa Kanya. Amen. Magsitayin na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na lumapit tayo sa ating iharap sa Diyos na mapagmahal ang lahat ng Kanyang mga anak, ang ating mga pangangailangan, ang ating tutugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magturo sa Kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bokasyon. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal, naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsaluhang buhay. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakakaranas na mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya ng maging matatag at magsikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Magkapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alam.
ay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na iningalay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran. Hiniling nawa namin pagmapakinabangan ang iyong inihain sa iyong karangalan. Sa umagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, magsilhod po ang lahat. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo ni Abot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gabagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga relyoso, diakono, at ang tensyon ng iyong bayan.
Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahala Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si Jose, at lahat ng mga apostol, San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pag-aruban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pag-aloban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko, sa kapahamakan, nililigtas.
ligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Puso ko yung nasiyasat, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y nakimong tangan kahit sa bingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, anlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Pag-ibig mo'y saan tatakasan? Sa rurok ng langit kay nariyan. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning man ng araw, hahantungan lagi ay ikaw. Yakap mo ako sa iyong bisig, tanungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto. Lagi natuloy na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay mo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapalalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan
bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halinang manalangin sa Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo at dumudulog sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladalang nilang imahin at dasalan, sampunang kanilang mga intensyon at panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aramal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati na amin.